Hello mga guys, kumusta kayong lahat? Gusto ko manang batiin yung anak ko sa Pilipinas. Yung nag-iisang anak ko si Richard, si Inang, apo ko sa Cagayan, si Rhea. Lahat kayo dyan sa Pilipinas, binabati ko kayo lahat ng mga kapatid ko. Mga guys, ang daming nagtatanong sa akin, may nag-message sa akin na pag nagsasalita daw ako, parang hinihingal. Hindi guys, ganun talaga, mula nung bata ako, ganito talaga ang boses ko. Ganito talaga ang boses ko, parang hinihingal. Siguro inborn ganito. Ganito talaga ako magsalita, maski nung mga kabataan ko pa. Ito na, magkwentuhan tayo kasi nag-isa ako dito sa bahay ngayon. Wala yung mga tenants, nasa office silang lahat. Ako lang naiwan dito mag-isa na. Kaya wala akong tutor kasi mahigpit pa sila, nakasarado pa yung mga nursery school. Binabati ko rin yung mga anak ko sa Dubai. April, si Ronald, mga apo ko, Amber and Sede, sana pumunta kayo dito. Binabati ko rin si Maring Lucia, si Paring Rolando, si Matmat, si Ryan at saka si Mrs. Anong pangalan, nakalimutan kay Mrs. Kumusta kayo lahat dyan? Miss ko kayo. Sa lahat ng kamag-anak ko sa buong Cordillera, sa Casebo, marami doon. Sa mga classmate ko noon na Tagalamot. Mga Tagalamot na mga friend ko. Kumusta kayo dyan? Salamat. Ito na, magkwentuhan nga tayo kasi medyo naboboring lang ako, nag-isa ko. Gusto ko magpagkwentuhan sa inyo. Gusto ko rin na batiin pala yung mga paborito kong vlogger ng mga FLM family. Si Sister Ay Cordillera Daily, Ice Freedom USA, sino pa? Si Sir Lopez Hotshots. Sino pa ba yan? Si Sir Leon Javier. Yun ang mga laging bumabati din sa akin pag nag-chat ako sa kanila. Sumasagot sila sa mga anak ko. Saka lahat ng mga vloggers ng FLM family, mega shout out sa inyong lahat, lalo-lalo na si Sekyamatan. Si Ma'am Sekyamatan na napaka loyal at saka napaka tapang na defender ng boss niya, Sister Idol Frances Leia Marcos. Nanood nga ako silang, nanood ako kagabi ng rally, prayer rally nila kagabi. Nakakamiss. Napanoorin si Sir Leo. Sana Sir Frances Leo, makalabas ka na. Maraming nagdarasal sa'yo na sana makalabas ka na sa kalagayan mo. Hindi mo deserve na makulong, Sir. Kasi ang daming naghihintay sa'yo na humihingi ng tulong, lalo na yung mga mahirap na tulad namin sa Pilipinas. Nakakalungkot mga guys. Nakakalungkot ang nangyari sa kanya. Sana maliwanagan ng isip ng mga kumakalaban sa kanya na sana palabasin na lang siya para makatulong sa mga kababayan natin na nangailangan ng tulong. At sa mga naman na mga napapanood ko na mga buzzer, hindi ko naman kayo masisisi kung yan ang paniniwala nyo. So, opinion nyo yan. Basta ako, isa din akong simpleng supporters ni Sir Frances Leo Marcos. Kasi parang anak ko yun eh. Parang anak ko lang yun eh. So palagay ko naman na
sa tingin ko lang kay Sir Francis, mabait na bantay. May takot sa Diyos. Makita mo naman pag nagsasalita nun sa live niya, nababanggit niya ang Diyos. Meaning, maka-Diyos siya, religyoso din siya. At may pusong, ano ba yun? Maganda ang puso niya, kalooban niya, kumbaga. Sorry, hindi ako masyadong mag-Tagalog eh. Mas ano ko kasi ang English ka, so pag mag-English ka, pipintasan ka. Kala mo kung sino yan, ha? Dito lang sa abroad, ganyan-ganyan na. Actually yun, guys, matagal na rin ako dito sa abroad. Dahil nga sa, alam nyo naman, ang hirap ng buhay natin sa Pilipinas. Kaya sakripisyo tayo na malayo sa mga pamilya natin. Praise God na lang at nakatapos na yung nag-iisang anak ko at may trabaho na. Pero gusto ko pa rin magtrabaho para din sa kinabukasan, para sa sarili ko, kasi nag-iisa na ako pag mag-asawa yung anak ko. Ako na lang mag-isa kasi byuda naman ako, walang asawa. Oo. So happy naman ako being single, widowed. I am very happy for my life. Being a single, masarap kasi walang sakit sa ulo. Sarili mo lang iniisip mo. Oo. Hindi basta-basta ang malayo sa pamilya, mga guys. Sakripisyo, homesick. Homesick ang ano, ang mahirap na kalaban dito. Nung last 2 weeks, sa last week yata yon, dito sa malapit sa amin sa my fish market, meron Pilipina na tumalon sa 6th floor daw. Nabalitaan ko. Siguro dahil nasa depression, eh hindi ko naman pwedeng banggitin kung anong pangalan yon. Siguro nakarating na sa pamilya na yun, nangyari sa kanya. Kasi minsan, pag hindi mo talaga makayanan, mahirap. Ako, ang parang nagpapalakas sa akin si God mula nung lumaya ako sa pamilya ko, nagpakalayo dahil nga gusto ko magbigyan sila ng magandang kinabukasan. Kay God lang ako laging I always faith in God, strong, and I am always praying every night. Kasi si God lang nagpapalakas sa loob natin, nagpapalakas sa anumang kaya natin gawin sa buhay natin. Si God lang ang may power sa lahat. Maski gustuhin mo man, kung si God ay ayaw, walang magawa. Gaya ko nga, ayaw na ayaw kong sanang mabiyuda. Pero wala akong magawa kasi siguro hanggang doon na lang kami ng mister ko. Alam niyo yung mister ko, napakabait niya. Oo, medyo lasinggo rin. Kaso mabait sa akin. Oo. Pero ganun pala yung mga mabait. Kinukuha ni Lord, kaya huwag kayo magpapabait. Joke lang. Ay, naku, buhay dito sa abroad. Nagpapasalamat din ako kay God dahil ang daming mababait na tao din sa akin. Namiss ko rin si Marilo Sagon, yung dating may-ari dito sa flat. Oo, siya ang unang boss ko. Sentil. At saka si Marilo. Napakabait din nila sa akin. Kumusta kayo na dyan na akin sa Dubai? Baka sa Pasko makapasyal din ako dyan. At baka makauwi ako kila Ronald sa Pasko. May awa sila. Pag okay-okay na. Oo. Itong flat na ito,
dito sa building na ito, ang tatlo ang flat na nagsara. Kahapon, isa nagsara kasi walang, ano eh, walang mga tenants. Thankful ka rin, pa rin kami kay God dahil mayroon pa rin nakatira dito. Meron lang isang tao, hindi nakakabayad ng 8 months na kasi nawalan ng trabaho. Eh, buti mabait naman yung amo ko, si Ronald, yung may-ari dito. Napakabait na bata. Tsaka bumaba lahat na mga rent. Kaya itong COVID na nakaraan, ang dami niyang pinahirapan na tao talaga. Sana maging okay na lahat, guys. Tsaka na-miss ko rin yung pinsan ko sa Dubai, si San Betty. Lagi ding tumutulong sa akin yan. Nami-miss kita, insan. Sana makapasyal ka ng Sarja. Nakakamiss sa Pilipinas, Pasko na. Mga ilang Pasko pa ako dito. Siguro mga na ito mga dalawang Pasko na lang. Makakauwi na ako sa Pinas, may awa si Lord. Inang, na-miss kita, Inang. Sapay kumata, nakaradkad ka. Narigat ti bumakot. Pati siya pa yan, kat niyo da dumakot, nasakit ti sakak na magnan. Kasi ti bumakot ang gayam. Oo nga pala, gusto ko palang i-shout out yung daddy ko sa Australia. Daddy, sana magkita pa tayo ulit. Nung last na nagkita tayo, 12 years old ako. Sana makapunta, mabigyan mo ako ng visa makapunta dyan sa Australia para madalaw kita. Yung kapatid ko doon sa nag-alaga sa'yo, si Makmak. Mak, bro Mak. Kasi bro, babae yun eh, pero gusto niya tol ang tawag doon. Alam niya na kung ano yung tol. Saka, Ate Juliet, Ate Julie dyan sa US, sa Georgia, Kuya Chat. Kumusta kayo lahat dyan? Si Ate Bekbek. Nasa London daw yata si Ate Bekbek, yung isang kapatid ko. Kapatid ko sa Amama ngayon. Kapatid ko naman sa ina, tatlo sila sa... Nabanggit ko na ulit-ulit. Pinakapaboritong kapatid ko eh, si Juliet Navarro. Napakabait nun yung nasa Kuwait. Walang magaway. Magkwento-kwentohan. Kung ano na lang kwento-kwento ko sa inyo. Ayan, may dumating. Dumating na sa isang ano, si Grace. Ano sa Sarja Co-op siya, pero Christian siya. Ganun lang sila. Ano, magkaya ka, Grace? Taga Isabela. Hello po. Ganun talaga ang ano nila, uniform nila sa Sarja Co-op. Pang ano siya, pang umaga, yung iba pang gabi. Ayan. Medyo malamig-lamig na sa labas. Makalabas na mamaya, mag-walking, mag-jogging. Para maunat yung mga ugat-ugat.
Maugat yung mga ugat-ugat. Ugat-ugat ng katawang lupa. Kanina, nanonood ako ng live ni I Cordillera Bailey. Yun lang, nanonood ako ng mga live niyo. Inaabangan ko na sana lumabas na si Sir Francis Leigh Marcos. Dadasal ako kung saan sulok-sulok. Sabi nga nung mga tao dito, ano ba yan, Nay? Pinagagawa mo? Parang anak mo yan na si Francis Leo, lagi mo iniiyakan. Kasi nung ano na, nung na-denied yung isang bill niya, umiyak talaga ako doon na. Sabi nila, Nay, ano ba yan? Pinagagawa mo dyan? Ba't ko umiiyak? Sabi ko, kasi hindi nakalabas si Sir Francis Leigh Marcos eh. Bakit anak mo ba yun, iniiyakan mo? Oo, sabi ko parang anak ko yun. Naalala ko yung anak ko kasi eh. Yung si Reggie. Parang magkasing edad na yata sila doon eh, si Reggie. Saka si Sir Francis. Parang magkaedad eh. Nagpapasalamat ako sa mga lahat ng sumusuporta kay Sir Francis Leo Marcos, mga vloggers, mga defenders, mga katulad kong maliliit na supporters. Mega shoutout sa inyong lahat. Saka gusto ko nga parang batiin yung mga kamag-anak ko sa Kasibun, Mary Vizcaya, Sulanon, Mary Vizcaya, Bayambong, Mary Vizcaya, mga dumelod sa Cordon, at saka lahat ng mga kamag-anak ko sa Canada, mga dumelod's family. Mega shout out sa inyong lahat.